What's up, guys? Welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo makadinig ulit at para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyo mga tenga. Para sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator based here in Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayo maging advocate, please hit that subscribe button and notification bell. And let's begin our show for today. Ang topic natin is walang iba kundi paano tatanggalin yung clog sensation sa ating mga tenga. Okay? Minsan may mga insidente na pagkagising natin sa umaga, parang yung tenga natin barado, or pag-akit natin sa matataas na lugar, biglang barado na yung ating pandinig, or pwede rin naman na bumabiyahe tayo sa matatarik na lugar at biglang parang barado na ang ating pandinig. Okay? So, kadalasan nangyayari iyon pag nagpumapalya ang ating organ na tinatawag nating eustachian tube. Yung eustachian tube na yun ay makikita natin sa pagitan ng ating tenga na nagdudugtong sa ating ilong at ating lalamunan. Okay? Kadalasan, itong eustachian tube ay nagmamalfunction or nagkakaroon siya ng dysfunction sa mga sumusunod na mga insidente. Una, kung sakaling meron kayong viral infection, pwede siyang hindi gumana. Pangalawa, pwedeng barado siya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng fluid at sipon. Okay? At ang huli is po pwedeng permanente siyang nakabukas. Okay? So, last year's episode, medyo yun yung bago dito sa ating 2022 club series ng ating episode. Para kung gusto nyo balikan yung ating episode, please click this link up here and let's continue with our topic for today. Now, yung mga exercises natin, again, in the beginning of this vlog, meron tayong malaking disclaimer doon. Okay? Yung disclaimer natin is for you or para kayo ay mag-ingat bago nyo gawin itong mga home remedy na to. Okay? Para sa ating unang home remedy, para tanggalin yung bara, ang gagawin natin is tatry nating ibuka ang ating bibig at humikab. Okay? Pupwersahin natin humikab tayo. Okay? Posible nyong matanggal yung negative pressure sa inyong mga tenga. Okay? Kung hindi yun effective, pupwede rin naman tayo gumawa ng iba pang mga exercises tulad ng paglunok ng likido. Okay? Or pag kumakain tayo, pupwede rin yun. Kakain tayo tapos lulunok tayo. Kaya effective din yung paglunok natin dahil tulad din ng paghikab, ito yung mga mekanismo na kung saan pwede natin pagalawin yung mga muscles sa ating jaw at sa ating nakapalibot na sa ating eustachian tube. Okay? Kung hindi ito effective, pwede rin tayo gumawa ng mga iba pang mga exercises tulad ng Valsalva maneuver. Ang Valsalva maneuver ay medyo iingatan nyo lang kasi meron mga insidente na pagka Valsalva maneuver nila, nataon na pumutok yung kanilang mga eardrum. Okay, yung pala, meron na pala silang ear infection, hindi pa nila alam. Kaya, dahan-dahan, ito sa mga next, itong next two exercises natin. Dahil it involves shift ng pressure. Okay? Una, gagawin natin is, Valsalva, is tatakpan natin yung ating ilong at tayo ay bubuga ng hangin from our lungs papunta sa ating ilong. Siyempre, dahil nga may plug yung ating ilong, tendency is, tutulak niya ngayon, yung hangin itutulak niya kung meron mang bara or nakasarado man ang inyong eustachian tube para mag-pop out yung inyong eardrum. Okay? Kung medyo hesitant kayong gawing yung pag-blow, o pwede rin naman na pahigo, ang tawag doon ay toying bee. Okay? Yung toying bee, ang gagawin nyo naman, tatakpan nyo uli yung inyong ilong, okay? Lulunok naman kayo. Okay? Dahil nga, merong nakatakip sa inyong ilong, mangyayari pag lumunok kayo, magkakaroon ng positive pressure
papunta sa inyong lalamunan. Okay? Kung tatanungin nyo kung ano man yung mahihigop nyo dun, huwag kayong mag-alala, sa inyo naman yun eh. Kumbaga, body fluids nyo yun. At ang huli is pwede rin tayo gumamit ng temperature para pabukayin yung ating eustachian tube. Yung temperature, kadalasan sa ating katawan, pag malamig yung ating katawan, nagko-constrict yung ating mga vessels. Pag mainit naman, bumubuka ang ating vessels. Okay? So, gagawin natin, maglalagay tayo ng warm compress. Hindi hot compress, guys. Warm compress sa likod ng ating tenga para kung meron mang sipon o nakasarado ang inyong eustachian tube, po pwede siyang bumuka. Okay? Ano pa ba yung mga po pwede natin gawin? Kung itong mga exercises na to at mga manipulation na to ay hindi po pwede sa inyo, ang next na step ay lalapit kayo ngayon sa inyong ENT para prescribe ang kayo ng mga over-the-counter drugs at syempre for medical procedure. Kadalasan itong mga over-the-counter drugs na to, kahit hindi na kayo magpa-doktor, po pwede kayo lumapit sa butika para mag-request. Look for decongestants. Yung decongestants is mga gamot para sa inyong sipon, okay? Para yung eustachian tube nyo ay bumuka at mag-exit paloob ang inyong fluid kung meron man nagbi-build up sa likod ng or sa loob ng inyong eustachian tube. Kung hindi pa rin siya uubra, may mga procedure na po pwedeng gawin ng doktor tulad ng tinatawag nating meningotomy. Ang meningotomy ay isang maliit na tube na ini-insert sa ating eardrum para ma-equalize yung pressure ng inyong outer ear at ng inyong middle ear cavity, which is same function ng inyong eustachian tube na kung saan ginagamit siya para ma-ventilate o ma-equalize ang pressure sa outside at sa loob ng katawan. Okay, nasegue ko pa yung pagsingit ng eustachian tube dahil nakalimutan ko sabihin kanina. Kung itong mga procedure na to ay hindi pa rin ubra, please seek medical attention kasi maaaring maraming factor na nagko-cause ng sudden plug sensation sa inyong mga tenga. Kung pwede kayong nagkaroon ng viral attack, kung pwedeng nagkaroon kayong allergy, kung pwedeng nagkaroon kayo ng impacted cerumen, kung pwedeng dahil sa sipon nyo nagkakaroon na ng negative pressure sa inyong tenga at marami pang iba. Always remember, pag itong mga home remedy na to ay it doesn't work for you, please seek a help from your ENT. At kung meron naman kayong problema sa pandinig or kung gusto niyo malaman kung anong part ng tenga nyo ang may problema, please seek an audiologist for assessment or hearing assessment. Hindi dahil lalapit kayo sa audiologist dahil may problema kayo sa pandinig, para malaman nyo kung ano yung problema dun sa inyong mga parts ng inyong tenga. Again, this is Sir Eros saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By hitting that subscribe button and notification bell. And see you in our next episode. Until then, bye!